sa inyo at welcome po sa ating weather update ngayong Disperas ng Pasko, December 24, 2016. At i-update ko na po kayo sa ating bagyong si Nina, malapit na sa kalupaan. Kaya inaasahang base sa babantayan ng forecast ay posibleng bukas na po maramdaman yung pag-landfall niyan dyan sa may areas ng Catanduanes. Inaasahan na patuloy na lalakas dahil po nung binantayan po natin yan, isa pa lamang po yung severe tropical storm kahapon. Ngayon, rapid intensification o mabilis po siya lumakas at isa na po siya ngayong typhoon at itinuturing na pong super typhoon ng Joint Typhoon Warning Center. Kaya mag-ingat na po tayo ngayon, handa na po lahat ng mga preparation at ng mga safety precaution sa mga una-una pong dadaanan nitong bagyo. At sa lagi ng panahon natin ngayon, ang amihan po, umiiral dyan sa may Northern Luzon, kaya may mga mahihinang mga pag-ulan at maaalon rin po dyan sa Northern Luzon sa seaboard, kaya po meron po tayong gale warning. At sa Central Luzon, dahil po yan sa malakas na alon nang gagaling na po sa bagyong Nina, kaya bawal na pong maglayag ang mga maliliit na sasakyang pandagat. At dito sa Luzon, medyo maaliwalas pa sa Northern and Central Luzon, pero maliban sa Southern Luzon, itong Bicol Region at Merak Catanduanes, stormy weather, asahan na po dyan. Yung mga pag-ulan na may pagbukso ng hangin sa mga susunod na oras. Sa Visayas, dyan sa may northern part of Samar, mararamdaman po dyan yung epekto nitong bagyong Nina. Pero sa ilang bahagi ng Southern Visayas at Western Visayas, medyo may mga pagulang ka pero hindi po kasing lakas na katulad na nangyayari malapit dyan sa may Northern Samar at Merak Catanduanes. Sa Mindanao, medyo maganda ang panahon pero may mga thunderstorm ka dyan sa may Soccsergen at sa Davao Region. At alamin natin na update ko po kayo sa ating lagay ng panahon sa Bagyong Nina. At ito po ang Saffir-Simpson Scale, dahil nakita nyo po kanina yung 4 o yung number 4. So isa na po siya siyang Category 4 typhoon dahil mas malakas na po yung taglay na hangin niya. Kapag po sumobra pa po yung hangin na yon, maaaring maging super typhoon pa Category 5. Pero sana Category 4, masyado na pong malakas yan, mapanganib na po yan. At nagbabadya na pong masyadong landslide at flash flood ang asahan. Hindi lang po yon, pati yung malakas na impact ng hangin. So update na po kayo sa ating lagay ng panahon sa bagyong Nina. Simulan na po natin ang update ngayon. Ito po ang ating satellite image mula sa Joint Typhoon Warning Center. Super typhoon na po kung ituloy na po ito ng Joint Typhoon Warning Center. At sa 30W Doctrine Model Track Guidance, makikita natin halos lahat po ng models ay nagsasabing sa Bicol Region po talaga ang inaasahan tatama. Pero maliban sa iba, mababa na po yung chance ang lumiko, mag-recurve itong bagyo, talaga pong tutumbukin na po talaga niya itong Bicol Region. At ngayon, update sa Typhoon Nina, muling namataan ang sentro ng Typhoon Nina sa layo na lamang 320 kilometers east of northeast of Dorongan City, Eastern Samar, ngayon lang po alas 5 ng hapon. Muling namataan ng taglay na po nito, ang lakas ng hangin umaabot mula sa 175 kilometers per hour near the center at gustiness na pabuksong 215 kilometers per hour. Kumikilis po ito pa west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Bahagya pong bumagal ng kilos, pero sa loob after po ng 24 hours, inaasahan na po yung pagtama niya sa kalupaan. At sa GFS model, makikita po natin, bago mag-landfall, inaasahan pong continue pa yung paglakas niya. Hihina po siya ulit pagkatapos mag-landfall, pero mapanganib pa rin itong bagyo na to habang tumatawid sa Calabarzon region. Base po dito sa pinapakita ng GFS Hurricane Weather Researcher for this model. At sa sa Hurricane Weather Research Forecast model, makita natin posibleng ma-maintain pa niya yung lakas habang tumatawid sa Bicol, pero pagdating na po ng Metro Manila, bahagya na po siya humina, pero mapanganib, severe tropical storm pa rin base po sa track ng pag-asa. Ito po yun, makikita niyo po yung ating pagbababa ulit nung pressure ng bagyo mula 935 millibars. Posibleng pagdating sa Metro Manila, 950 to 965 millibars. At sa track ng Japan Meteorological Agency, mapanganib po yung ito yung kulay red na nakikita nyo, 50 knots wind area. Samantala yung kulay white, yan po yung mas masyadong mapanganib dahil dadaanan po kayo ng sentro ng bagyo. Yung mga dadaanan ng sentro ng bagyo, posibleng makaranas po kayo ng magandang panahon, pero
Dahil dalawang parte po yan, yung first side ng eyewall at second side. Kapag dumaan sa inyo, first side ng eyewall, asahan nyo na po yung malakas na hangin. Tapos unti-unti pagbuti ng panahon dahil sa center ng bagyo o yung eye. Tapos dadaan na naman kayo sa another part ng eyewall. Kaya mag-ingat po kayo. Tapos yung rain bands ng bagyo, posibleng maramdaman po dyan sa Central Luzon, Southern Luzon, at ilang bahagi ng Visayas sa mga pag dumama na po sa kalupaan yan. Bukod pa po yan sa eyewall, sa eye ng bagyo, eyewall malakas po rin, at yung outer rain bands ng bagyo, makakaabot po dyan sa Northern Luzon at Central Luzon. At yung paglakas po ng amihan, sa habang tumatama po yung bagyo, lalakas po yung amihan, kaya malaking epekto na po yan sa mga susunod na oras. At sa Joint Typhoon Warning Center official track sa bagyong Nina, kung tutusin natin, palalapitin natin, muling mukhang nasa south of Metro Manila na po yung posibleng pagtama niya, at posibleng 130 knots, malakas na po yan, at category 4 super typhoon na po base sa Joint Typhoon Warning Center ng Amerika. At itignan po natin ang iba pang bahagi ng bagyo sa mga susunod na oras. At sa track ng pag-asa, nakita ko natin ay posibleng typhoon category pa bubukas bago mag-landfall. At severe tropical storm, bagyo humina pagkatapos mag-landfall sa Bicol Region. At patuloy na ihina yan. At lalabas ng Philippine Air Responsibility sa December 28 or Wednesday po yan ng umaga. At sa ulan, masasabi natin ang basihan po ng ulan dito ay unang makakaranas po ngayong araw na to ay yung unang datamaan na bagyo, yung may mga signal number 1 at 2. Tapos habang tumatawid dyan sa mga susunod na oras, sa Pasko, sa araw ng Pasko, tumatawid yung bagyo sa Bicol Region. At sa araw ng Monday o 26, dyan naman po sa Metro Manila at Calabarzon Region, ramdam yung epekto nitong bagyong Nina. At aalamin ko natin sa inyo ang datos ng pag-asa sa bagyong Nina. Ang datos ng pag-asa sa bagyo ay muling namataan na lamang kanina, 320 kilometers east, no, northeast of Borongan City, Eastern Samar. At at taglay na po dito ang lakas na hangin 175 kilometers at pabuksong 215. Tapos tumigil po siya 15 kilometers west-northwest. At itinasa po yung signal number 2 dyan sa Cataduanes, Albay at Sorsogon. Northern Samar sa Visayas at Luzon po yung nauna. Tapos signal number 1 naman po dyan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Romblon, Masbate, including Tikau Island, Burias Island, Marinduque, Quezon, Polillo Island sa Luzon, at Samar, Eastern Samar, Biliran, at Northern part of Leyte sa Visayas. Unti-unti po matatagdagan ng mga storm signal habang lumalapit ang bagyo sa lupa. At sa Windy TV forecast map, makikita natin patuloy pa rin yung paglakas niya. At isa na po siyang Category 4 Super Typhoon. Bukas, tumatama na sa Vera Cataduanes. At patuloy, at makikita natin yung mga pag-ulan. Asahan nyo na po yan, yung mga pag-ulan. Yung mga 134 millimeters ang asahan nyo. Mga matitinding pag-ulan po yan. Minsan naranasan natin yan. Normal average, kada isang buwan, ang baksak ng ulan na bagyong Nina. Posible po yan. At habang tumatawid sa Metro Manila, makikita natin yung kulay purple, malalakas na mga pag-ulan yan. At sa Monday po yung eksakto pagtama nito, malapit yung mata niyan sa Metro Manila. At sa lakas pa rin ng bagyo, mapanganib pa rin, malakas pa rin po to, at severe tropical storm pa rin yung hangin niya, kaya delikado pa rin po yan kung dadaan na pa yung Metro Manila. Kaya mag-ingat na po tayo ngayon pa lang, handa na po tayo sa epekto nitong bagyo. At ihina na lang po yan kapag lumakas na ulit yung aking amihan at lalabas sa Philippine Air Responsibility, December 28, Wednesday po yan ng umaga. Base po yan sa update ng pag-asa. Ito po yung satellite image ng bagyong Nina. Ito natin yung animation portion ng bagyo. Ay makikita natin yung mata ng bagyo ay umiikot na at very clear na po sa ilang satellite image na pinapalabas sa pag-asa. At maraming salamat. Ito po ang update sa bagyong Nina. Maraming salamat po. Ito po ang mag-ingat po kayo ngayon. Ilang oras na lang po, at kahit man nagse-celebrate tayo ng Pasko, huwag mong kalimutan ang inyong panangga sa ulan sa mga nandiyan unang-unang babagyuhin nitong bagyong Nina. Maraming salamat. Ito po ang update sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo at God bless.